Share and be heard. Kabataan, ikaw ang bida as we value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Because this program is all about youth. All About Youth, every Saturday, 1 p.m. Only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Magandang araw, Pilipinas! Kapagpalang hapon, Marinduque. Ako po si Romeo Matarac Jr., ang inyong Provincial Information Center Officer. Pansamantalang humahalili sa atin pong host, si Direk Mark Cesar Ola. Tayo po muna ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan na kanina pa nag-aabang dito sa ating espesyal na pagtatanghal ng All About You, kung saan ay atin pong binibigyang daan at pagkilala ang mga kabataang gumagawa ng pangalan sa ating probinsya. Ang mga kabataang nagbibigay ng karangalan sa mahal nating isla. Ito po ang All About Youth, kung saan kabataan ang bida. Sa lahat po ng ating mga kapamilya, mga kalalawigan na nakatutok ngayon sa atin pong programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at pa-shoutout at papasadahan po natin yan sa pagpapatuloy naman po ng ating napakahalagang episode na ito ng All About Youth. Mga kababayan, hindi ko na po patatagalin pa. Dahil alam ko pong kanina nyo pa siya hinihintay, ang ating sikat na kababayan. Hindi lamang po dito sa ating lalawigan, bagkos ay sa buong bansa. Help me welcome! Gagamitin ko po yung official title niya, dahil siguro yung iba o yung ilan sa ating mga kababayan hindi batid at hindi alam. Nasa kabila po ng mga ibinabahagi niya ng mga informative video sa social media, sa Twitter at sa TikTok, nakuha niya po ang pinakamataas na pag-aaral. Isa sa pinakamataas na pag-aaral sa larangan po ng pharmacy. Kaya naman po, noong nakalipas na taon, nakuha niya nga po yung pagiging doctor of pharmacy. Again, mga kababayan, help me welcome Dr. RC Larga. Hi, magandang araw po. Thank you po sa pag-invite sa akin. It's my honor. It's an honor po. Maraming salamat po. Oo. At pag-uusapan ho natin dito, pag-uusapan natin ang bakit ang tawag ko sa kanya ay si Dr. RC, bakit hindi si RC lamang, bakit kailangan ko siyang tawagin doon sa pangalan o doon sa title na kung saan talagang nararapat siyang tawagin. Okay, baka gusto mong batiin muna ang iyong mga taga-subaybay at ang inyong mga mahalagang mga supporter sa iyong platform. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite, Sir Romeo. And sana po okay kayong lahat na nanonood ng live na ito. I'm so excited to share my experience as a content creator and as a pharmacist at i-share yung journey ko sa inyo. So sana po mag-enjoy tayo sa ating pag-uusap ngayong hapong ito. Hello po sa nanay ko po. Hello po sa tatay ko. Hello.
Anong pangalan ni Mami? Ay, Nanay Wilma and Tatay Ramon, nananood sila ngayon. So, hi! Nandito na ako! So, basically, Dr. RC, ito ang kauna-unahang pagkakataon dahil ang rami ng mga pagkakataon na naimbitahan ka sa national media platform. And this is the first time I understand na naging live guest ka sa isang studio na kaparehas ng Marinduque News Network. Yeah, actually, na-surprise nga ako na parang magkaroon na ako ng live na interview. First time to actually kasi nga, di ba, nasa, lalo sa panahon ngayon ng pandemic na mostly virtual yung mga ganitong seminars, mga live. So parang naging new yung ganitong setup na may live audience or may live na tao kong makakausap. So I'm excited talaga na i-share yung knowledge and experience ko bilang isang content creator sa inyo ngayong hapon. Talaga naman parang hindi kita mauubusan ng pagkukwentuhan at napaka-energetic sa hapong ito ng atin pong panauhin. Take ka muna, taga saan ka, Dr. RC? Ako po'y taga ano talaga, taga dito po sa Buwak, Lihiti mong taga Buwak, locally made. Ako po'y taga Amingon, pero may butika po kami sa Santol. So, pero araw-araw naman po umuwi ako sa Amingon and umuwi din ako sa Santol. So, parang NPA po. Parang yun po, wala kaming ano, permanent address. So, yan. Lady mo taga-Buwak po ako. Oo. Ikaw ay saan lumaki? Lumaki po ako talaga ay dito po sa Malusak kasi dito po nakatira yung aking mga lolo at lola. Pero nung year 2000 po, nag-move po kami sa Amingon. Tapos doon na po, ever since 2000 up until now, doon kami nakatira at doon ako lumaki. Okay. Saan ka naman nag-aral ng elementarya? Ang elementary po dito sa Don Luis Hidalgo Memorial School, dyan sa Barangay Malusak. Oo. Oh. So, balikan nga natin yung panahon ng iyong kabataan. Ano? Sino si RC Larga? Makulit na bata ba yan? Oh, pero maputi ang iyong ano, kutis. Ibig sabihin, hindi ka nalabas dati ng bahay. Sa bahay ka lamang dati naglaro siguro. Ano? Sige nga, ikwentuhan mo kami. May mga kaidaran na mga kalaro nung araw? So actually po, si RC Larga naman po, parang hindi talaga ako yung outgoing na person. Pag dito sa Marinduque, nasa bahay, butiga, nung bata pa lang ako. So yung childhood ko po, parang makulit ako na bata. Siguro pag tinanong yung mga teachers ko nung elementary, nung high school, talagang sasabihin na pag sinabing RC, nako yan yung makulit, yan yung madaldal. And hindi talaga ako yung ano, yung parang tao na parang nag-excel sa school. Ako yung average student na parang pumapasok lang, tapos parang mag-aral kasi kinakailangan, tapos uuwi sa bahay. Then yun, ganun lang si RC Larga, simple lang siya. Wala siyang pangarap na parang hindi ko nakita yung sarili ko na parang magiging akong isang pharmacist. Kasi at nung una pa lamang po, hindi ko talaga inasam na maging pharmacist kasi alam ko na yung buhay sa butika. So parang nung bata pa lamang ako, ang dream ko lamang is siguro makatapos ng pag-aaral, maging doktor. Pero never pumasok sa aking isipan na maging isang pharmacist. Si RC ba ay achiever nung ano noong siya ay nag-aaral pa lamang? I mean, marami ka bang nakukuha na uuwi na medalya from elementary, high school? Naku, talagang napakarami po, sa sobrang dami, puro kind, generous, charot. So puro yung mga ano lang, yung mga ganung awards lang. Doon lang po talaga ako, hindi ako achiever na estudyante. And siguro ang nakukuha ko lang ng mga medals noong time na yun is Boy Scout of the Year kasi active ako sa pagiging Boy Scout noong, especially noong elementary days ko. But nung high school, medyo naging laylo na lang. Pero hindi po talaga ako achiever. Kahit siguro tanungin yung mga teachers ko, kilala nila na hindi ako nasasama sa mga top 10, never ako naging valedictorian. Kaya, yun po, parang nung nag-aral ako nung college, hindi ko din in-expect na I will be graduating with ng college with flying colors and kumbaga naging cum laude po ako. So, yun, parang siguro late bloomer yung term nila doon. Pero, yun po, hindi ko naman sinasabi na na-attain ko yung degree na yun or yung parang honor na yun because of na matalino ako. Dahil lang pa sa pupursiging ko mag-aral, siguro dun lamang, yun yung naging dahilan kung paano ko na-achieve yung achievement na yun. But simula po elementary and high school, hindi po talaga ako achiever. Yan, ako po ay average student lang talaga. Wala akong ano, hindi ako nasasali sa mga contest. Yan, yung mga science class, nako, hindi po ako napasok dyan. Di ba, usos dito sa probinsya natin yung mga science class. So yun, hindi po ako napunta doon. So average student lang po talaga si RC Larga.
Oo, naibahagi mo na ito ano sa isa sa mga panayam ng isang sikat na ano na personalidad ano sa national media, sa national forum ano o sa national platform ano. Ano yung naging nag-trigger sa iyo para kunin mo at tahakin itong alarangan ito, yun pagiging isang doktor sa parmasya? Ah, okay. So basically po, plano ko talaga is, di ba nakatapos pa ako ng BS Pharmacy. So after 2016, nung pagka-graduate ko ng BS Pharmacy, since ako po ay under, nakapasa na din ako ng board exam the same year. Kasi graduate ako ng April, then I took the pharmacy exam ng June. So June po may nakapasa na ako ng board exam at may lisensya na ako. Yun nga lang po, hindi ko pa siya pwedeng ma-practice kasi underage pa ako at hindi ko pa pwedeng makuha yung lisensya ko. Pasado lang ako sa board exam pero wala pa akong license na nahahawakan. So ang inisip ko, bakit hindi na lang ako mag-aral ulit? Kasi parang plano ko rin sana mag-abroad, magtrabaho sa ibang bansa or kaya maging clinical pharmacist sa mga hospital kasi kailangan mo mag-aral ng clinical pharmacy para makapag-practice ka ng clinical pharmacy sa hospital. So, I took the opportunity na after graduating and passing the board exam, nag-aral ako ng Doctor of Pharmacy sa CEU. Then, after 2 years, nakagraduate naman po ako ng, nakagraduate ako noong 2018 ng Doctor of Pharmacy. So, plano ko talaga sana na mag-abroad. But because of the pandemic, hindi siya natuloy. Pero buti na lamang pumasok si TikTok sa buhay ko. At yun, siguro talaga ito yung plano ni Lord para sa akin. Dahil na binigyan ako ng ganitong platform. And I'm so happy na yun, I have this opportunity to share my experience as a pharmacist sa mga audience ko. Mm-mm. Sige, fast forward tayo. Ano, so nakuha mo na yung titulo, ano na, a plus factor na yun eh. Ano, kasi the moment na nakapasa ka at nakagraduate ka sa undergraduate school mo, tapos ay nag-graduate school ka pa, ano, eh talagang napakalaking achievement na nito. Pero at the end of the day, Dr. RC, eh bakit nga ba talaga, unahin natin, ano, bakit nga ba ang tawag sa iyo, lalo na sa profesyon ninyo, lalo na kapag ka ikaw yung mga forum na dinadaluhan sa inyong sektor, eh ang tawag sa iyo ay Dr. RC. Paliwanag mo nga, base dun sa sinabi mo kanina na nag-aral ka dito sa pagiging doktor ng parmasya. So, yan ba ay halimbawa kagaya ng mga doktor sa medisina na required tawagin, pero dahil sa kanina bago kami sumalang, napakadami na ho namin munang pinag-usapan. Actually, isang oras at kalahati ho kami nagkwentuhan, kaya ngayon lamang ho kami sumalang. Luckily at wala naman ho kami susunod na programa, pero papaliwanag ho niya yun sa inyo, kasi at the end of the day, I saw something and I learned something from our resource person, from our guest, na mamaya ko po i-share sa inyo. So sa akin naman po, kasi to be honest, Doctor of Pharmacy po is a doctorate degree itself, pero sa pharmacy lamang siya. Dito po kasi sa atin sa Pilipinas, ang alam ng mga tao pag sinabing doktor ka na yung Doctor of Medicine, manggagamot ka ng mga may sakit. Yun nga ni lamang po, hindi naman siya, yung term na doctor po ay hindi lamang siya bound sa mga doctor. Also yung mga dentista, mga tawag dito, mga ophthalmologist natin and other mga veterinarians natin, pwede din sila matawag na doctor kasi yung pong ang tawag sa mga doctor na yung mga manggagamot, sila po ay mga physician. Graduate sila ng Doctor of Medicine. Ako po bilang isang Doctor of Pharmacy graduate, ang tawag po sa akin ay isang pharmacist. Pero pwede ko rin maggamit yung title na doctor because natapos ko po yung program na Doctor of Pharmacy, which is a doctorate degree sa pharmacy. So pagdating naman sa mga dentista, may mga nagsasabi pa nga sa internet na dapat daw yung mga dentista hindi tinatawag na doctor kasi hindi naman sila doctor talaga. Pero ang mga dentista po, they graduated with a degree of Doctor of Dental Medicine. So doctorate degree din yun. So may karapatan silang gamitin yung title na doctor. So yun po, bilang kalinawan lamang po sa lahat na ang doctorate na title po is not just para sa mga doctor. Kumbaga, pwede din itong gamitin ng mga tao nakatapos ng isang doctorate degree sa certain field nila. Like for example, yung mga professor natin, graduate sila ng Doctor of Philosophy. So kahit may mga professors tayo na tinatawag natin na doc ganito, kunya Doc Larga, yan, kasi nakatapos sila ng doctorate degree. So yun po, sana hindi lang mabago natin yung perception na or parang pag-iisip na ang pwede lang natin tawagin doktor ay yung mga physicians. But no, basta nakatapos ang isang tao ng doctorate degree niya, pwede naman niyang gamitin yung title na yun. But personally po sa akin,
I don't usually use that title doctor. Kasi po, para sa akin, lalo na kung ang kausap ko naman po is parang yung wala naman siya sa field of pharmacy, parang casual conversation lamang. So, wala ako, hindi ko nakikita yung need na i-introduce ko yung sarili ko na, hi, ako po si Dr. Ramon Christian O. Larga. Para sa akin po, okay na lamang po na kahit tawagin nila akong Sir RC, Sir Ramon. So, okay na po sa akin yung ganyan kahit wala yung ano. Pero yun ay personal preference ko lamang po. Nasa sa inyo naman na yun. Kasi sasabihin ng iba, eh pinaghirapan mo naman yun, ba't ayaw mong gamitin? So okay lamang po ako yun. Kung gusto nila yun, no problem. Kasi pinaghirapan nga naman yun. Pero personally po, kung hindi naman po related sa field ko yung pinapag-usapan, ako lang po sa akin, kahit hindi ako tawagin Dr. RC Larga. That's why sabi ko nga po kanina, yun po yung isa kong nakita na katangian at characteristic ano ni RC. Yung pagiging humble. Sa kabila ng edukasyon na tinapos niya, sa kabila ng paghihirap at mga panahon na ginugol niya para dito, yet, hindi niya ini-impose ano, na tawagin siya na doctor na nararapat naman siyang tawagin. Kaparehas ng mga nag-aral, nagpakadalubhasa sa edukasyon. Tinatawag natin sila minsan, halimbawa yung mga nag-aral sa filosofiya, nagpakadalubhasa sa filosofiya, doctor of philosophy, at tinatawag natin sila na doctor. Ano? Yet, si RC, aba, eh, ito yung isang katangian ng Marinduque, yun na natutuwa ako. That's why sabi ko, bago tayo sumalang, ngayon, tatawagin kita na doctor. Dahil karapat-dapat kang bigyan ng pagkilala, hindi lamang dun sa mga ginagawa mo na kontribusyon ngayon sa ating pamayanan, sa ating pamahalaan, o sa ating probinsya. Bagkus ay ito'y pagkilala rin sa lahat ng ginagawa mo naman at mga achievement mo noong mga nakalipas pa, bago ka pa maging isang sikat na personalidad ngayon. So, eto, nakakatuwa ano, na naging kabahagi ka namin ngayon at hindi mo man maitatangi, isa ka ng social media influencer. Isa pa yan, sabi niya, Sir, ayokong tawagin na social media influencer. I would rather love to be called as a social media content creator. Pero hindi po natin maitatangi na marami na pong sumusunod sa kanya ngayon. At ngayong marami nang sumusunod sa kanya, sa iyo ngayon, Dr. RC, ano yung mga katangian o yung mga ginagawa mo para at the end of the day, yung mga nilalabas mo sa social media ay yung sinasabi nga natin na informative, makakatulong sa tao. Meron ka bang para mga basehan na dapat ito yung mga ilalabas mo lamang para at the end of the day na poprotektahan mo rin, una yung iyong profesyon, pangalawa yung iyong pamilya, pangatlo yung iyong sarili. So, bali po kasi sa pagiging isang content creator, hindi lang yan basta-basta. You have your responsibility. So, I'll explain my content creation process. So, una po sa lahat, pag nag-iisip po ako ng content, ang lagi kong iniisip bilang isang pharmacist, ano ba yung kalimitan tanong ng mga tao? Ano yung kalimitan nilang concerns with regards to their medicine? And saan ako kumukuha ng ideas na ito? Minsan po, doon sa mga experiences ko sa butika. Or sometimes naman po, doon sa mga comment section sa TikTok ko. So, kasi doon na natin nakikita kung ano, saan sila curious, kung ano yung gusto nilang malaman. Then, kapag nakaisip na po ako ng content, nagre-research po ako. Importante po that as a content creator, especially as an educational content creator, kinakailangan po na yung ilalabas kong content is always facts. Hindi siya pwede yung parang nakuha mo lang kung saan-saan. Kinakailangan may mga researchers ka na batayan para po na yung madideliver mong information or message sa mga audience mo is totoo at hindi ka ko-questionin ng ibang healthcare professional. Kasi tandaan po natin na since malaki nga ang following ko, maraming ibang healthcare professionals na naka-follow din sa akin at maaaring sabihin nila na, hoy, ba't ka nagpapakalat ng mga false information, mga walang batayan na impormasyon? Bakit ka nagpapakalat ng ganyan? So, very dangerous po bilang isang healthcare provider na magpo-provide ako ng false information sa mga tao. Kasi po, ang pinapag-usapan ko mainly sa mga content ko po is gamot. At alam naman po natin na ang gamot po ay hindi yan candy. Hindi yan basta-basta iniinom lamang. Kaya, isang maling impormasyon na mabigay ko sa inyo bilang mga manonood, possible po na talagang at the end of the day, possible na makapatay ako kasi nga mali yung information na inaibigay ko sa inyo. Kaya paano ko po na-avoid yun? Sa pamamagitan ng paggagawa ng research. At dapat, sa paggawa ng research natin, let's always base on facts, on studies, on mga medical journals, and hindi lang yun sa mga blogs, hindi lang sa mga opinion ng kung hindi natin kilala.
Alam mo ba? Kasi yun yung nakikita ko na parang, eh bakit sabi ni kanito, dapat ganito daw yan. Mali daw yun kasi ganito. Dapat lagi kang may batayan para at the end of the day, at pag question yung content na pinopromote, na nilabas mo, may mapapakita kang ebidensya sa kanila. Then yun po, pagkatapos kong gumawa ng content, ipifilm ko na siya habang nagpifilm nga ako ng content ko sa butika. Parang, nagdebenta din po ako ng mga sawgaw. Ginagawa ko yung trabaho ko. So, talagang in a day, very hectic po kasi araw-araw ako nagpifilm ng content. So, araw-araw din na parang busy yung schedule ko. So, ang ginagawa ko na lang habang walang may bumibili, sinisingit ko yung paggawa ng content sa TikTok. At pinaprioritize ko po ay yung paggawa ng educational videos. Kasi yun yung parang nakikita kong mas kailangan ng mga tao ngayon. Kasi dati, parang nakikita nila na, ay, nahihiya sila magtanong sa mga pharmacist kasi sabi pa nga nung iba, parang yung mga pharmacist sa mga butika, kilay pa lang nangangain na or parang antataray na. So, yun yung gusto ko mabago, na parang makikita nila yung mga pharmacist bilang credible healthcare providers of information. Pwede nyo kaming pagkatiwalaan pagdating sa mga information tungkol sa inyong mga gamot. Kaya, at sana naman po, yung mga content na ginagawa ko ay nakakatulong talaga sa mga tao. And based naman po sa response ng mga nanonood sa akin, parang okay naman po. I'm doing a good job, I think, sa mga ginagawa ko sa TikTok videos ko. And I appreciate that. Maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta sa akin. True enough, nakakapagbigay ka ng impluensya sa ating mga kababayan at ang dami at ang laki ng tulong na nagagawa mo para sa kanila. Sa kabila ng iyong accomplishment na ito, alam naman natin na ang Marinduque ay hindi naman kayaman ng probinsya. As a matter of fact, ito ay ginagawa ng paraan ng ating pamahalaang panlalawigan na maiangat yung ekonomiya ng ating probinsya. At the same time, ang dami mo ng achievement. Pero bakit pinili mo na sa probinsya ng Marinduque magserbisyo at sa mga Marinduquenyo magbigay ikaw ng pagpapahalaga at sabi nga ni ay pagserbisyong tapat at sapat? Napili ko po yung magtrabaho dito sa Marinduque kasi bilang estudyante, nakita ko na dati kung gaano kahirap magtrabaho sa Manila. Yung, although maraming opportunities sa Manila, yes, madami Pero nakita ko yung hirap na pagko-commute, yung sasahurin mo. Parang wala rin akong maiipon. Kaya nung 'di ba sabi ko na banggit ko na ako ay gusto kong mag-apply sa isang hospital sa Manila. Pero habang naghihintay ako kasi government hospital yung pinag-a-applyan ko na yon. Umuwi muna po ako sa Marinduque, nagtinda ako sa butika namin, nag-duty ako, tinulungan ko si nanay. Then doon ko nakita kung gaano kasarap yung buhay sa probinsya. Kung yun nga lang kasi 'di ba, siguro I'm privileged enough and thank God na meron kaming negosyo na kung saan related yung pinagtapusan ko. Kaya nakita ko doon, habang nagsiserve ako doon sa time na naghihintay ako sa tawag ng hospital na kung mapapasok man ako sa kanilang institusyon, nakita ko na napakasarap ng buhay sa probinsya. Hindi katulad nung, hindi hawak mo yung oras mo, tapos wala pang traffic, yung sahod mo, kumbaga, yes, sumasahod po ako sa butika namin. Nice, salamat. Sumasahod po ako sa butika namin. Pero, alam mo yun, na ma-manage mo less yung mga expenses mo dito sa probinsya. Also, nakita ko po na parang dito sa probinsya natin, maraming tao ang kinakailangan ng public service, kumbaga. Nakikita, siguro napansin nyo po na may mga TikTok videos ako na gumagawa ko na, tumutulong ako, nagbibigay ako ng libreng gamot sa mga namimili ng gamot sa butika namin. Nagagawa ko po ito kasi nagkaroon po ako ng pondo mula sa mga taong pinagkatiwalaan ako nila na makapagbigay ng tulong sa mga tao. So, bilang isang pharmacist po, hindi ko kasi magagawa yun kung walang tulong ng ibang tao. Kasi syempre, at the end of the day, iisipin natin, business is business. So, hindi ko naman po pwedeng gawin na parang lahat ng tinda ko sa butika, ipapamigay ko na lang. Ako, papagalitan ako ni nanay, baka pa masisante pa ako. So, ang ginagawa ko na lamang po, sa tulong ng mga binigay ng mga tao na nagtiwala sa akin, I was able to give back and help yung mga taong talagang nangangailangan. Kasi dito po sa atin, nakikita ko po na ang daming tao na gustong makainom ng gamot, gustong gumaling, pero wala silang kakayahan na bumili ng gamot. Hindi po kasi ganun kamura ang mga gamot, lalo na sa panahon ngayon na ang daming mga may sakit. So yun po, nagpapasalamat po ako na naging way po ako para makatulong sa mga ganun tao at makapag-provide ng services na ganito. Kaya thank you po sa mga tao nagtiwala sa akin at sana po ay
patuloy ko pa itong gagawin as long as kaya ko, as long as may pondo ako, bakit hindi? And plano ko nga po sana mag-conduct ng mga medical missions in the future. So sana po kapag medyo okay na ay makapag-provide po tayo ng mga ganong services, ng mga libreng services, lalo na po doon sa mga lugar sa ating probinsya na hindi naabot ng mga healthcare providers kasi hindi ganun ka-accessible sa kanila. Nakita mo ba yung sarili mo nung maliit ka pa na balang araw, eventually, magkakaroon ka ng billboard dyan sa kahabaan ng EDSA o sa Metro Manila? Actually po, nung kabataan ko ba, syempre, everyone naman siguro dreamed of having a billboard sa EDSA. Pero ako po personally, hindi ko talaga siya pinangarap. Parang ano lang, siguro parang pag dumadaan tayo, di ba, pag galing tayo sa Marinduque, pupunta tayo ng Maynila, nakikita natin, ayun, daming billboards, ano, balang araw. Parang ganun lang. Pero yun po, nung nagkaroon ako ng opportunity na para ma-feature ng TikTok sa kanilang mga billboard, parang hindi pa rin ako makapaniwala na yung isang simpleng Marinduqueño na katulad ko na parang hindi naman talaga, siguro yung itsura ko naman, hindi naman artista yun, kung ano. So parang hindi ko inakala na I will be given this opportunity na ma-feature sa mga billboards. And yun, parang hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na in a span of two years of being a content creator, ay nagawa ko na yun. At yun po, maraming salamat po sa TikTok for that, sa tiwala. And syempre, hindi ko naman din magagawa ito kung hindi din dahil sa mga followers ko na nagtitiwala sa mga ginagawa ko. If I may ask, Dr. RC, gaano na, ilang taon na ba si Dr. RC? If I may ask, oh, pwede mo sagutin, pwede rin hindi. I'm 18 years old. Ako po ay 26 years. Apat 26 years old na ngayong March 19. Yeah, malapit na po. Magde-26 na po ako ngayong March 19. Okay. And sa palagay mo ba sa edad mo 'yan, kasi 'di ba ang daming lumalabas sa social media na at this age or by this age, mayroon na akong ganito. Ano yung pwede mong sabihin sa ating mga kababayan na by this age or in this age I already achieve this? Ako lang ang masasabi ko lang sa mga tao, hindi mo talaga hawak yung future mo. Hindi mo ako personally hindi ko aakalain at this age ay marireach ko yung ganitong mga accomplishments or achievements. Pero ang ano ko lang sa inyo, ang payo ko lamang po, lalo na sa mga kabataan, is that take your time. Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang panahon kung kailan tayo sisibol. Wow, sisibol, ano yung halaman? Kung kailan tayo magsha-shine. And siguro yung mga achievements ng ibang tao, pwede natin gawin yung inspirasyon. Pero wag yung pong i-compare yung sarili ninyo na, hay, bakit si RC gani at this age naging ganyan to siya? Gusto ko, sana maging ganyan din ako. Wag po tayong ganun. Siguro maging lang tayo na parang magkaroon lang tayo ng direction sa buhay, magkaroon tayo ng goal, pero wag nating i-compare yung mga achievements and accomplishments natin sa buhay ng ibang tao. Kasi tulad na sinabi ko kanina, iba't iba po tayo ng pagkatao. And may panahon para kung kailan ka talaga magsha-shine at magkakaroon ng mga achievements. Maybe at this age, maybe pag 20 to 30 years old, wala ka pang na-achieve, huwag kang mapanghinaan ng loob. Possible na at the age of 30, doon ka naman biglang yumaman or biglang naging sikat at naging kilala. So yun po, kanya-kanya lang po talaga yan ng panahon. So yun, sana maging huwag mawala yung passion ninyo na i-reach yung goal ninyo. Just give it, move at your own pace, ika nga. Oh, ang dami ho nating natututunan at nalalaman sa buhay sa kauna-unahang pagkakataon isang kababayan natin. Live na live ngayon dito sa Marinduque News Network at inaalam natin, sino nga ba si Dr. RC Larga? Ang sikat ngayon na pinagkakaguluhan sa Twitter at sa TikTok dahil sa napaka-informative na mga social media content na ina-upload naman po niya. Personal ito, siya mismo, ito tanungin natin, kung meron ka na bang tema na tumutulong sa iyo dahil from time to time, updated ka at talagang ang dami mong ina-upload sa iyong social media account? Actually, wala po akong team na, wala akong mga agencies na nagmamanage sa akin. As in, ako lamang po ako sumasagot ng email, ako ang nagagawa ng content, ako nagfilm, lahat po ako lang. Kasi, ikaw nagre-research, ikaw nag-iisip. Yeah, ako nagre-research, ako, basta lahat ako ang gumagawa. Kasi po, parang sa tingin ko ngayon, ang priority ko kasi sa pagiging content creator, hindi naman po ako up to the money. Hindi ako para lang magkaroon ng marami pero although syempre bilang sino ba naman ang ayaw ng pero ang nagiging goal ko po bilang isang content creator is paano ako makakatulong sa mga tao, paano ko ma-share yung knowledge ko bilang isang pharmacist at paano ako makakatulong na
i-uplift man lang yung image ng mga pharmacists dito sa Pilipinas. Kasi di ba ang tingin ng mga tao sa mga pharmacists ay mga taga-tinda lamang ng gamot. Pero actually po, we're more than that, na parte lamang ng trabaho namin ang pag-drug dispense or pagbibigay ng gamot. Marami pa po kami pwedeng i-provide sa mga tao. At yun po yung isa sa mga goal ko. So, siguro, hindi na lang ako nagpapamanage sa ibang tao kasi parang gusto ko, hawak ko yung ideas. Kasi di ba kapag meron kang mga agency, possible na maanuhan ka, ma-influensyahan yung gagawin mong content. Syempre, dapat sasabihin nila kung ano yung dapat mong gawin at ano yung dapat hindi mong gawin. So, bilang isang freelancer, ika nga, yun po yung parang perks ko na nagagawa ko yung mga gusto ko, napapahayag ko yung gusto kong gawin. And I don't see myself, at for now, I don't see myself na magiging under ng isang talent agency or magkakaroon ng malaking team para sa na to. Pero yun, sana ma-maintain ko siya. Pero pag siguro pag dumating ang panahon at hindi ko na talaga kaya, bakit hindi naman, di ba? Oo. Ano ba yung pinaghugutan o sino yung pinaghugutan mo sa bawat video na ginagawa mo? Sasagutin mo daw yan doon sa sikat na linya mo, na let me explain. Okay, sige. Ibigay natin. Kasi di ba bago ka magsimula, may ganun kang may ganun kang linyahan. Sige, sino at ano yung pinaghuhugutan ni Dr. RC Larga sa bawat video na ina-upload niya sa kanyang social media account? So, sino nga ba ang pinaghuhugutan ni Dr. RC Larga para sa kanyang mga TikTok accounts? TikTok videos? Let me explain. Ay, napasok ko pa yun. So, mainly po, ang talagang aking, kumbaga, ang iniisip ko lagi pag gumagawa ko ng videos is yung mga tao. Yung kayo pong mga nanonood sa akin. Wow, napaka-showbiz naman sa akin. Pero totoo po, actually, bakit ko naman ito gagawin? Kasi gusto ko po makatulong sa mga tao. Gusto ko mas mapaunawa sa inyo kung paano ninyo dapat inumin yung mga gamot ninyo, ano yung mga dapat ninyong iwasan. Kasi yun yung nakikita kong kulang sa panahon ngayon. Kulang tayo sa edukasyon pagdating sa mga gamot, pagdating sa kalusugan. So, bilang isang content creator, dahil nabigyan ako ng platform na ito, gusto ko yung gumawa ng content na makakatulong sa inyo. Pero syempre, gumagawa din naman ako ng content na parang chill-chill lang, kakasaya, parang aliwan lang. Pero mostly po, iniisip ko po, sino ba yung mga taong magbe-benefit dun sa mga videos na ginagawa. Kasi minsan, nakaka-burnout po na gagawa ka lang, di ba, araw-araw ko ginagawa to, nakaka-drain. Pero at the end of the day, pag iniisip mo, tag nababasa mo yung mga comments ng mga tao na, hi, salamat RC, dahil sa'yo nalaman ko to, salamat talaga sa mga ginagawa mo. So yun po, parang dahil dun sa mga motivation na yun, I get motivated and energized to create more content, more educational contents para sa inyong lahat. So yun po, kayo yung main driving force. And then my family din. And yun. And speaking of family, Dr. RC, nanonood ang iyong mommy. Huh? Batiin mo naman si mommy mo. Yung with the complete name niya. Kasi diba, napanood ko na si mommy rin pala is a registered or isang pharmacist. Yeah. Hi, mother! Nandito na ako. Baka kalain mo kung saan ako nagpunta. Nandito po ako sa Marinduque News. So, yeah, my mother is also a pharmacist po. Oh, diba? Nag-shoutout ka na. Si tatay, isa shoutout ko na rin. Tay, hi, Ram. Ang pangalan po ng nanay ko is Wilma Larga, taga Santol po. And then, si tatay ko po, Tubon Tugos, Ramon Larga daw po siya. So, yeah, my mother is also a pharmacist po. And sa kanya, siya yung naging inspiration ko or siya yung talaga nag-push sa akin na maging isang pharmacist. Pero at talaga, ayoko talaga maging pharmacist kasi nga alam ko na yung kalakalan sa butika. Alam ko na yung buhay sa butika, parang nakakasawa na. Pero yun nga, dahil siguro nag-mature at nakita ko yung opportunity ng pagtatrabaho sa butika, na-appreciate ko yung pagiging isang pharmacist. And thank God na sinunod ko si nanay at si tatay, sinunod ko yung mga payo nila kung ano dapat yung tahakin kong landas, ano yung dapat yung tahakin kong course. At parang hindi naman ako naligaw at hindi naman ako nagkamali na sinunod ko sila. So thank you, mother! Love you! Thank you, father din pala. Sorry! Anong tawag mo sa mom and dad mo? Nanay and tatay po. Wow, talagang marinduke. Yeah, diba? Yan yung isa sa mga hinahangaan sa iyo ng ating mga kababayan. Na sa kabila ng pagiging successful mo at napakaraming following sa Twitter at sa TikTok, hindi mo nakakalimutan yung punto ng ating lalawigan. Ayoo, talaga naman po. Hindi mawawala yan pa. Kaya mga minsan, asabihin pa nila sa akin, ay, ikaw bagay taga Batangas, ay, ikaw bagay taga Quezon, ay, hindi po, ako po'y taga Marinduke. Talagang, minsan gusto ko i-push na, hoy, we exist. Kasi diba, hindi sila ganun ka-familiar sa Marinduque. But, yeah, nandito po kami sa Marinduque. We're an island na we're the heart of the Philippines. Ika nga. So, yeah, I'm proud to be Marinduque. At
Siguro kaya lang nag-iiba yung punto ko pag nagagawa ko ng TikTok videos ko kasi I'm speaking to a larger audience. Pero kapag nakikipag-converse po ako sa mga customers ko sa butika, kapag yung sa mga ano local ordinaryo. Na mga ordinaryong merindo kayo, ginagamit ko po yung punto na alam ko yun. Kasi doon ako yung kinalakihan kong punto eh. At minsan nga hindi na mawala sa akin na ano, na nasanay na talaga ako na lagi may punto marindo kayo. At pag-uusapan pa po natin mga kababayan, yung mga mahalagang ginagawa naman po ni Dr. Archie, ano, ni Dr. RC. Ang rami kasi yung pinakantotoong pangalan, pero hindi ko nasasabihin, ano. Hindi ko nababanggitin. Mas kilala siya sa RC. Yan. RC. So, talagang rami, ano. Iba talaga pag nagiging artista, ano. Oh, anyway, mga kababayan, pag-uusapan po natin yung ilan sa mga impormasyon patungkol naman po sa mga ginagawa niya sa ating community, particular po dito sa Bayan ng Buwak, particular dito sa probinsya ng Marinduque. Sa pagbabalik po ng All About Youth. Sapagkat muli po, ito po ang programa kung saan kabataan po palagi ang permi, o sabi namin sa salita namin, kabataan po palagi ang perming bida. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Share and be heard. Kabataan, ikaw ang bida as we value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Because this program is all about youth. All About Youth, every Saturday, 1 p.m. Only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Share and be heard. Kabataan, ikaw ang bida as we value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Because this program is all about youth. All About Youth, every Saturday, 1 p.m. Only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Isang mapagpalang araw ngayon. Tayo po ngayon ay, of course, napakaganda ng energy and ambience dito sa ating studio. Sapagkat kasama po natin ang pinakahinahangaan. Kabataang Marinduqueño. And of course, daladala yung pangalan ng Marinduque sa larangan ng social media. Hindi lamang po dito sa ating lalawigan, bagkos sa buong bansa. And for the records ng mga kababayan, ang ating bisita po ay may 2.7 million followers sa TikTok. And 131,500 mga followers sa FB and Twitter. And may YouTube account din po siya, mga kababayan, with 20,100 subscribers. Napakaganda ng diskusyon kanina together with Sir Romeo Matahak at saka ni Dr. RC. Alam mo, habang nakikinig ako, mga kababayan, sa usapan nila, napakarami kong natutunan. And saka, yung makikita niyo si Dr. RC sa TikTok, kasi ako kasi, mga kababayan, ano, nakatutok ako kay Dr. RC before pa na makilala siya. And nakakatuwa nga na ngayon ay napaunlakan niya ang ating imbitasyon. First time. Ayan, maidagdag ko rin, mga kababayan, ano, si Dr. RC ay
pinapabilang sa 2021 Top 10 TikTok Edu Creators. At nag-rank 9 po siya dito. May tanong ko, Dr. RC, ano naman sa pakiramdam yung ma-recognize ka ng TikTok Philippines at mapasama ka dito sa recognition na ito? Actually, maraming, hindi ko din expect, again, hindi ko din expect na parang I will be able to be included dito sa list na to. Pero, alam mo yun, parang, siguro, maano na lang, titingnan mo na lang kung ano ba yung nagagawa mo. Siguro, ito yung proof na yung mga ginagawa ko bilang isang educational content creator is actually nakakatulong sa mga tao. And siguro, nakita ng pamunuan ng TikTok na yung ginagawa ko ay nakakatulong sa mga tao. Kaya, maraming salamat sa mga supporters ko at sa mga viewers ng videos ko na kung hindi dapat dahil sa inyo, kung hindi dahil sa pagtangkilik niyo sa mga videos ko, eh hindi ako mapapabilang sa list na to. So maraming salamat po. And kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin expect na, o hindi ko inakala na mapapasama ako sa list na yon. Okay. Naku, Doc. Proud na proud ako na bilang isang Marinduqueño, nandito sa ating probinsya yung isa sa mga tinitingalang nagbibigay ng mga lectures online. At saka, alam niyo, napapansin ko kay Dr. RC, mga kababayan, ano? Kasi sa TikTok, within a minute, kailangan mong pagkasyahin yung learnings, and napakahirap ng Dr. RC Panigurado. Kaya kung mapapansin niyo sa pagpananalita ni Dr., very spontaneous. Yeah, very good. Sanay na lang talaga na kailangan mong pagkasyahin within the span of 1 minute or 2 minutes yung mga dapat mong sabihin. And siguro nasanay na lamang ako na gawin yun. At yun nga, talagang spontaneous ako magsalita. At kasi nga, pag sa paggawa ng content, kinakailangan mo, lalo na sa TikTok, kasi nga limited yung time na binibigay sa amin para makapaggawa ng content, kinakailangan mo agad isipin ano ba yung mga dapat mong, yung mga talking points mo sa paggawa ng content, ano ba yung dapat hindi mo ma-miss. So yun yung siguro na-develop ko as a content creator na I was able to somehow para mapagkasya yung mga importante information at matranslate ito into layman's term na mas mabilis maintindihan ng mga tao within the span of 1 to 2 minutes. So, yun. Kaya ganito po, mabilis talaga po magsalita, and sana po naintindihan nyo ako kahit mabilis ako magsalita. Okay. So, doctor, kasi ako po kasi communication major ako. And, medyo nakaka-windang, nakakaasar pag nakakakita ako ng misinformation, fake news, disinformation online. So, bilang content creator and isang edu content creator, educational content creator, gaano ka-challenging po ba i-address itong mga fake news, misinformation, and disinformation sa ngayon? Actually, sa panahon ngayon, dahil sobrang lahat na lang nakikita mo sa social media, it's very accessible to everyone. Pero bilang isang content creator, tulad nga po na nabanggit ko kanina, you have your responsibilities. At isa sa mga responsibilities na to is you should deliver yung mga accurate and yung mga fact-based information. So, paano ko ginagawa yun? Like, for example, sa field ng pharmacy, nagkaroon tayo ng issue about ivermectin na gagamit, cure daw siya sa COVID. So, by creating content and providing yung mga reliable sources sa ating mga audience, mapapaliwanag mo na maayos na hindi naman talaga totoo or parang hindi pa sapat yung pag-aaral na ginawa upang mapatunayan na yung mga ganitong gamot ay actually nakakatulong sa mga taong may COVID. And yun yung isa sa mga challenges bilang isang content creator na kinakailangan mong mapatunayan or kinakailangan mong banggain yung mga ganitong ano. Kasi diba, kung alin pa yung minsan kung alin pa yung mali, yun pa yung nagde-trending. So bilang nabigyan ako ng ganitong platform, isa din sa mga goals ko is para i-correct kung sa tingin ko naman ay dapat i-correct yung mga ganitong misinformation and disinformation na kumakalat sa social media. Kasi nga, tulad na nabanggit ko po kanina, ang pinapag-usapan po natin is gamot. At ang gamot hindi siya candy, so talaga makakapatay ka kung sakaling maling informasyon yung nabigay mo tungkol sa mga gamot na ito. Kaya, bilang isang content creator, dapat lagi kang responsible at yung mga content na gagawin mo ay dapat always well-researched at fact-check bago ka mag-post dyan. Kasi maraming tao kang pwedeng ma-influensyahan. Alright. Kasama mo ako dyan, Dr. RC, sa paglaban sa fake news, misinformation, and disinformation. Ngayon naman, Dr. RC, dumako naman tayo dun sa mga good deeds mo. Kasi nakita ko sa mga TikTok mo yung mga mabubuti mong ginagawa dito sa ating lalawigan. Nakita ko po dito yung may mga nagbibigay ng cash
Tapos, magbigay ka naman ng mga konting kwento tungkol dito, okay. Doctor. Sige, for context po, nung kasing, tawag dito, way back, nung Pasko, ngayon 2021 lamang. So, di ba uso yung pagpo-post ng mga GCash natin? So, pinost ko din yun sa akin. Hindi ko naman alam na may mga tao na actually magpapadala ng pera sa akin. So, ang ginawa ko, dahil meron naman akong extra money, yun yung pinadala sa akin, hindi, wala naman akong balak na talagang, hindi ko in-expect nga na makaka-receive ako ng ganung pera. So, ang naisip ko, bakit hindi ko itulong sa taong nangangailangan or sa mga taong bumibili sa butika namin na alam kong hindi talaga capable na makabili ng gamot. Bakit hindi ko ito itulong sa kanila para ilibre ko sila ng gamot? Then yun, ginuhan ko siya ng video. Then hindi ko akalain na maraming taong makaka-appreciate ng ginawa kong video na yun. Kasi ang akala ko talaga, sasabihin nila, hey, ginagawa lang yan, niya yan para magpasigat, ginagawa lang yan para sa views. Pero to be honest po, sasabihin ko po sa inyo, yung mga pinopost ko po sa social media, especially sa TikTok, hindi po ako kumikita dyan, hindi po katulad yan sa YouTube na kapag kahit mag millions of views yan, sa TikTok po, wala akong kinikita ng pera dyan. So, yun po, natuwa lang po ako na maraming tao na nagustuhan yung video na ginawa ko. And then, nagtanong sila, ano ba yung GCash mo kasi gusto kong makatulong? Iba pa nga, taga-ibang bansa pa. I mean, mga Pilipino sila na taga-ibang bansa. So, pinost ko sa TikTok and also sa Twitter yung GCash ko. At yun, sobrang daming taong nagbigay ng pera. Like, hindi ko in-expect na umabot po siya. To be honest, ngayon parang around 200,000 plus yung pera kong nakuha, nalikom. Simula nung nag-start ako nitong program na ito. And yun po, isa po sa mga accomplishments, well, accomplishment report pala ito. Isa po sa mga accomplishments ko dun sa mga programs is I was able to provide free medicine sa mga tao sa Sabong, sa Barangay Sabong. Nakapagbigay po ako ng mga libreng over-the-counter na gamot, yung mga paracetamol, gamot sa ubo, gamot sa sipon, yan. Kahit alam ko po na yung barangay na yun, although hindi pa ako nakakapunta doon, ngayon lamang ako, ever since I was a child, ngayon ko lamang nadating yung barangay na yun at nakita ko po yung sitwasyon nila and nakita ko po na talagang karapat-dapat silang bigyan ng atensyon, especially yung pagdating sa mga ganitong tulong. Kaya napili ko pong magbigay ng mga libreng gamot sa mga taga-barangay Sabong. And sometimes po kapag may bumibili sa butika, kapag po nakikita ko na talagang hindi nila afford bumili ng gamot nila, sino-shoulder ko na po, binabawas ko na doon sa mga nalikom kong pera at nililibre ko na lamang po yung gamot nila. Kasi yun nga, tulong ko na rin lang sa kanila. Kasi in the first place, hindi ko naman in-expect na magkakaroon ako ng ganitong opportunity. At siguro, ginawa lang mga kong way ni Lord para ma-share itong blessing na ito sa ibang taong nangangailangan. So, yun po. Yung iba nga lang sasabihin na, baka yung ibang tao niloloko ka lamang na kinakailangan nila ng tulong parang gusto na magpalibre. Pero makikita mo naman talaga sa isang tao na kung talagang siya ay, alam mo yun, di ba? Alam mo naman sa mukha ng tao, sa mata niya, nakikita mo talagang walang-wala siya. So, yung mga ganun tao, nakakahabag po talaga na araw-araw makakita ka ng ganun. So, buti na lamang at may mga tao nagkatiwala sa akin na nabigyan ako ng ganitong pera at I was able to provide free medicine sa mga tao na nangangailangan. So, salamat po. Salamat sa mga tao nagtiwala. And patuloy ko po itong gagawin kung hanggat kaya ko at hanggat may pondo akong available. Ayan, maraming salamat, Doc RC, para sa effort na ganyan. At nagpapasalamat din tayo dun sa mga walang sawang patuloy na sumusuporta sa iyo. Kasi napapanood ko sa mga videos dun sa TikTok, yung mga may katandaan na tapos tatanungin ka, Doc, di ba? Tatanungin ka, sabi, tutuy magkano pag-airin gamot? Tapos yung very, na naka-plastic pa yung pera, tapos sabi na, pwede bagang dalwala ang muna inari-ay at kailangan kong pagkasyen. So, Doc, natatouch mo talaga yung maraming ating mga kababayan na of course, alam naman natin na hindi ganun kamura nga ang mga gamot. Kaya, kailangan natin na tumulong in a good way. And I salute you for that, Doc. Thank you. So, yun, talaga nakakahabag yung mga taong ganun kasi nakikita mo na sa butika, bibili sa'yo, as in talaga nakalagay pa sa supot, tapos talagang barya-barya, talaga alam mong pinag-ipunan nila, kumbaga yung perang papambili nila, tapos minsan makikita mo na ang, yun lang, sa dinami-dami ng piso-piso doon, yung pala 50 pesos lang, 100 pesos, so paano na ka naman makakabili ng antibiotic, magkano ang antibiotic, so yung mga ganong taon, yun talaga yung nakikita ko dapat kong tulungan, kaya yun, salamat talaga sa opportunity na binigay at sa pagtitiwala ng mga tao. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito magagawa. Thank you po talaga. Ayan naman. And medyo maano yung oras kasi natin. I hope na hindi naman ito yung last time natin na pagkikita.
Yes, napakarami pa nating mapagkukwentuhan sa buhay. Napakalapit po lang naman, nandiyan ako sa Santo. Wala kang one call away. Actually, pupunta ako sa ano, sa butika, bibili po ako ng ano, ng vitamins. Baka sakaling yun na yung magpataba. Baka si Doc na yung magpataba sa akin. Tignan natin. Anyway, Doc, ano naman yung advice mo dun sa mga, ano, yung mga aspiring natin ng mga pharmacist na, yun, mga students? Ano yung mas advice mo sa kanila? So, ang mga maging advice ko lang siguro sa mga pharmacist is that, at mga aspiring pharmacist at gusto magtrabaho sa butika is that, napaka-fulfilling maging isang pharmacist, lalo na sa panahon ngayon na talagang marami tayong may offer na tulong sa mga kababayan natin. Kaya, sana huwag kayong yes, mahirap mag-aral. Kahit ano namang course, mahirap talaga yan. Pero at the end of the day, pag nakapagtrabaho na kayo, dun yun makikita yung, ano, yung feeling na, yung sense of fulfillment. Kapag nakita ninyo na nakatulong kayong gumaling ang isang tao, yun yung talaga nakakataba ng puso. At siguro madagdag ko na lamang po, isang message lang para sa mga aspiring nating mga kababayan na gusto maging isang content creator, maging isang influencer. So siguro kung balak ninyo maging isang vlogger, ganyan, always gamitin yung goal or gamitin yung passion. Ang gamitin yung way para sumikat or para makapagkaroon ng audience is yung passion ninyo. Kung saan kayo magaling. Ano yung niche ninyo, kumbaga. Kasi if ang iisipin nyo lamang sa pag-create ng content is yung pera, kung iisip gusto ko sa kumita, yes, kasama yan, pero hindi yan agad-agad nakukuha. Kaya kinakailangan pag nagsistart ka pa lamang maging isang content creator, kinakailangan mong meron kang isang passion. Kumbaga, hindi mo ito ginagawa pa sa pera. Aside from that, let's say, katulad ko, ginagawa ko ito kasi gusto ko makatulong. So, yung mga ganun, yun yung mag-build up ng iyong ano, yun yung mag-i-ignite ng flame ng passion mo to create more content. At kapag sa naghirap ka, pag nagpursige ka sa paggawa ng content, magkakaroon ka ng iba't ibang opportunities. Lalapit naman yan sa iyo kung nakikita nila na deserving ka. So, yun. Kapag gusto maging content creator, hindi yan overnight ay magiging sikat ka. Talagang proseso yan. Talagang kinakailangan mong bigyan ng sapat na panahon para mag-develop yung iyong career as a content creator. So, yun. Sa mga aspiring content creators natin, huwag kayong panghinaan ng loob. And sana, huwag pumasok sa ulo ninyo. Huwag lumaki yung ulo ninyo kapag sumikat na kayo. At maging humble lang tayo. Let's serve our community. So, yun. Yes, what a word coming from sa ating sikat na TikTok content creator kay Doc RC. Ngayon naman Doc RC, ano naman yung ano kasi nakikita ko sa mga sa comment section dun sa ano yung sa TikTok. Yung mga comment with regards dun sa other pharmacists na sana all daw yung pharmacist ay ganyan. Ano naman ang ma-advise mo dun sa mga pharmacists natin na sabi nga nung ating mga ilang yung mga nakatutok sa'yo sa TikTok, parang papalapit ka pa lang daw, parang tinataboy ka na. So siguro ang masasabi ko lamang is, iba-iba talaga po ang mga tao. Hindi natin alam kung may mga pinagdadaanan sila. Pero yun nga lang naman, bilang isang pharmacist po, and dahil public servants, public servants tayo kasi nasa community tayo naka. So talaga pong nasa sa atin, dapat kinakailangan po tayong maging approachable. Kumbaga hindi mahihiya yung mga taong lumapit sa atin. Kasi po, paano na lamang sila makakapagtanong kung sa tingin nila yung kausap nila parang sa lalapitan mo pala nangangain na. So sana po maging approachable yung appearance natin, kumbaga maging professional pagdating sa ating mga customer. Kahit siguro minsan ay hindi talaga natin maiiwasan yung mga customer na matataray at mga ma-attitude, pero bilang isang professional po, let's act professional. And yun, maging open po tayo sa mga questions ng ating mga customers, ng ating mga patients, nang sa gayon, makatulong po tayo sa kanila. At para hindi po nila nakikita na parang tayo mga pharmacist ay tagatinda lamang ng gamot, para mapakita natin sa kanila na may iba pa tayong pwedeng maiambag sa kanilang kalusugan. So yun po, sana baguhin natin, unti-unti natin baguhin yung image ng mga pharmacist dito sa ating bansa. Okay, talaga lamang napatunay na ang mga Marindukenyo ay may mga puso talaga para sa para sa ating mga kababayan. And of course, dun sa ibang tao, concerned kasi tayo sa kanila, Doc. Ayan. At sumapit na naman nga po ang oras natin dito sa ating programa ng pagtatapos. Pero medyo maikli, pero alam ko babawi tayo sa mga susunod na pagkakataon. At masaya tayo na nakada upang palad po natin ngayon ang ating nag-iisang Dr. RC Larga. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa akin ngayong hapon. Alam ko po yung oras natin medyo nakakaantok. Pero sana nag-enjoy po kayo at may mga napulot kayong konting
inspirasyon at aral sa mga pag-uusap po namin natin ngayong hapon. Kaya maraming salamat po sa Marinduque News sa pag-invite sa akin. It's an honor. Talaga, kumbaga dati nakikita ko lang to sa Facebook kasi ngayon nandito na ako. Hi! Yun po. Thank you po. Yan naman. Any last words? Baka may gusto ka pang batiin mga kaibigan mo, ka-TikTok natin dyan. Yung mga ano natin, ikaw, go ahead, sir. Hello po sa lahat. Again, sa magulang ko po, sa nanay ko po, sa tatay ko po, sa lola ko, Lola King, hello. And sa mga kasama ko sa bahay, hello, nandito na ako sa Marinduque News. So, yun po. Maraming salamat lang po and have a nice day. Thank you po. Okay, mga kababayan, napakaganda po ng talakayan natin ngayong araw. Sapagkat napakarami nating matututunan and of course, kung gusto nyong matuto with regards sa mga content patungkol sa mga gamot on how to take meds po, punta na lang tayo dun sa official TikTok account ni... Ay, Doc, baka ikaw gusto mong i-vlog yung iyong TikTok channel? Sige po. So siguro kung gusto nyo pong i-follow ako sa mga social media accounts ko po, nagpo-post po ako sa TikTok. Ang pangalan ko po ay RC Larga. It's A-R-S-H-I-E Larga. Pero kapag nahirapan kayo, basta ilagay nyo lang RC Larga. But malabas naman yun, may check naman yun po. Makikita nyo yung pagmumukha ko doon. And also nagpo-post din ako sa Facebook using the same username, RC Larga po. So doon po nagpo-post po ako ng mga videos ko na pinopost sa TikTok para mas maraming audience ako ma-reach. So yeah! Okay, mga kababayan, what a day. Yun nga po. Napakaganda ng pag-uusap natin together with none other than ang ating top 9, rank 9 sa top 10 TikTok edu creator, si Dr. RC Larga. Para sa lahat ng mga gustong, mga bumili ng gamot, go ahead. Nandyan lang si Dr. RC na tututok at tutulong sa inyo para bigyan kayo ng tamang medikasyon. Shoutout din po sa ating mga kaibigan dito sa ating studio. Kasama po natin ang ating managing director na si Sir Adrian Rosales, ang chief correspondent ng Philippine Information Agency Marinduque, ang tumayong technical at yung ating co-host kanina, si Sir Romeo Mataak Jr., belated happy birthday, sir. Sa ating technical team na sina Sir Santino Latorena at kay Sir Jason Malalad Hermosa. Thank you so much po. At shoutout din po sa lahat ng mga nakatutok at tumutok dito hanggang sa huli ng ating programa, sa mga nakatutok sa Marinduque News Network. At maging sa Lucky 7 Channel 3, magandang araw po sa inyong lahat. At yan po, sumapit na naman po tayo sa oras. Muli po ako po si RJ Nerva Montenegro, ang inyong nakasama dito sa programa Kung Saan Kabataan ng Bida. Ito po ang All About Youth. Hanggang sa susunod na Sabado, magsama-sama po ulit tayo. Mga kababayan, magandang araw po. Share and be heard. Kabataan, ikaw ang bida as we value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at belief ng bagong henerasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution. Because this program is all about youth. All About Youth, every Saturday, 1 p.m. Only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Share.